Magandang tanghali mga papi, Sir Bert from SOS. Sunday ng tanghali. Okay, tayo ipapasok ulit sa ating duty. So ngayong araw na to, naisip ko lang, since papalapit na ang summer, ang tag-araw. So ito, trick na trick ang araw, February 21 ngayon, 2021. So, tsaka andito na yung pinag-usapan natin ng huli, yung COVID vaccine, di ba? So, papalapit na nga ang bakuna natin. So, expected natin na luluwag na po. At syempre, luluwag na po, ibig sabihin luluwag na yung mga quarantine sa mga iba-ibang lugar sa buong Pilipinas. So, syempre tayo bilang rider, pag ganitong season, inaantabayanan natin ang pinagkaplanuhan natin kung saan ang ating mga long rides sa riding season ngayong darating na summer. Okay, so bagong lahat, magpapasalamat po ako sa ating mga subscribers ng SOS sa ating YouTube channel, Scooteristas Online Shop, tsaka yung ating mga parokyano na walang sawang bumibili at nagpapagawa sa shop natin. Located nga pala yung shop namin sa number 55, Road 23, Barangay Bahay Toro, Project 8, Quezon City. So nag-specialize po kami sa electricals ng inyong mga motor. So makikita nyo naman po sa aming mga Facebook pages, Scooteristas Online Shop. Tapos yung isa nating Facebook page, Scooteristas Online Shop Electrical. So nandun po yung ating mga paninda, tsaka yung mga ginagawa natin sa inyong mga motor. Okay, sige. So balik na tayo sa topic. So yun nga, saan ang ating mga long ride? Ngayong ano, may kayo ba? May mga napaplano na kayo? Tapos I will emphasize my vlog for today para pag-usapan din yung solo riding. Okay, ano nga ba ang solo riding? Anong mga advantage ng solo rides? Tsaka ano yung mga disadvantages ng pagiging solo rider? So mga paps, alam nyo lahat naman tayo, nagsimula tayo, nag-ride tayo, sumasama tayo sa group rides. So familiar na siguro kayo sa group rides. Sa lahat naman ng karamihan sa atin, may mga grupo, may mga riding club. So masaya din ng ano, ang mag-ride sa as a group. Kasi syempre, andyan yung bonding moments ng mga katropa mo, mga riders na kasama mo. Pagdating nyo sa destinasyon, mga kwentuhan, unting shot-shot. Usually ganyan ang mga group rides. Tapos mayroong strict na sinusunod na mga for example, meron tayong tinatawag sa group rides na spearhead, tsaka sweeper and marshals. So sila yung nag-aayos ng ride para mapanatiling ano ito, nasa ayos during long rides or short rides. So balik tayo, no? So sa solo riding naman, so ako kasi actually parehas ko naman kayang samahan yan. Kaya kong mag group ride, which is yung mga last time na biyahe natin na in-upload natin dito sa YouTube, may kasama tayo. So hindi siya considered solo. So pag sinabi mo kasing solo, ikaw lang mag-isa. It's either solo or solo tandem, may back ride ka, kayo lang ang bumabiyahe. So ano ang advantages ng magiging solo rider? So ito lang yung mga ilang advantages na alam ko. So kung mayroon pa kayong ibang alam, pwede nyo naman pong i-share sa dito sa comment section. Pwede kayo mag-comment kung ano yung sa loobin nyo. Okay, kasi syempre di naman tayo perfecto. So una-una, sa solo ride, ang ano dito is ride at your own pace. So ano ibig sabihin ng ride at your own pace? So ibig sabihin, pag solo ride, wala po tayong sinusunod na oras. Oh.
Kung anong oras mo gustong mag-take off, pwede. Kung anong oras mo gusto makarating sa destination mo, pwede rin. Pero as much as possible, maganda kasi kung may plano, yung may oras kung anong oras ka darating doon sa destination mo para marami kang magawa. So ride at your own pace. So isa 'yan sa mga common error ng mga sa ibang mga riders. Kasi kapag group, minsan alam niyo 'yun, mape-pressure ka. Lalo kung mabibilis yung kasama mo, tapos ikaw lagi na sa hulihan. Naranasan ko na rin po 'yan nung baguhan ako nagra-ride. So 'yun. Ikaw pipilitin mo na makahabol hanggang sa hindi na 'yun yung talagang riding skill mo. So dito kasi sa pag solo riding ka, 'yun, you can ride at your own pace. So 'yan ang pinakauna. So pangalawa naman, sa solo riding, 'yun nga, since ride at your own pace, pwede kang huminto kahit anong oras mong gusto. Ibig kong sabihin, you can do gas stops, wee-wee brakes, yan, nang wala ka nang hinahantay na kasama or pinagpapaalamanan na, oy, pare, ihihi muna ako sa susunod na gasolinahan, tigil tayo dun. So wala, so bahala ka, di ba? Kasi nga, hawak mo oras mo pag solo rider ka. So yun, isa yun sa mga advantage ng solo riding. Okay, pangatlo, pwede kang makapag-picture sa mga lugar ng gusto mo. Pwede kang huminto anytime eh. O, ride ka, may makita kang magandang tanawin. Pwede kang anytime huminto. Tapos para mag-take ng picture, magpahinga, ayan. Magagawa mo yan sa solo ride. Mas marami kang photos. Mas marami kang makukuha ng magandang photos and videos pag ikaw ay solo, riding solo. So, sigurado ako diyan kasi alam ko na kapag group, kasi nakapag pag may kasama kang iba, kahit dalawa lang kayo na motor. Minsan siyempre, depende sa kasama mo 'yun eh. Kung gusto niya, okay lang sa kanyang titigil kayo. Or dire-diretso yung ride, o depende. So you can take more good focus in videos when riding solo. Okay, ano pa ba ang pwede kong maisip sa advantage ng solo riding? So nasabi ko na yung ride at your own pace. Tapos yun nga, yung unplanned stops magagawa mo. Tapos yung mga more photos and pictures and videos of sceneries na gusto mo, magagawa mo siya sa solo riding. So ano naman yung disadvantages nito? Well, unang-una, siyempre, ang kinakatakutan natin lahat, ang aberya. So yan, pag solo rider ka, make sure na meron kang enough basic troubleshooting knowledge, which is wala rin ako niyan. Although may shop tayo, pero hindi tayo marunong mag-ayos ng sarili nating motor. So yun ang disadvantage, isa sa mga disadvantages. Pag ikaw ay nasiraan, nagkaroon ng aberya, walang tutulong sa'yo. Ay, maghanap ka ng tulong. Unlike sa group, siyempre, na meron kang ibang kasama na pwedeng mag-assist sa'yo agad. So yun ang isa sa mga disadvantages ng solo riding. Ano ba? Naiisip pa ba kayo? Disadvantages ng solo. So yun, sa aberya. Kasi ako, by experience, so far yun lang naman eh ang nakikita kong pagka solo rides na medyo hassle, no, pag nasiraan ka. Siraan ka, yung huwag ka naman sana maaksidente, yung mga ganun. Kasi pag group ride, sigurado na may hinga ka agad ng tulong. Okay, so kung tatanungin naman ako, saan ako mas nag-enjoy? Actually, parehas naman. Pero, siguro, ito medyo sa tagal ko na rin nagmumoto.
mas nag-enjoy ako pagka solo rides o kaya pagka konti lang kayo. Okay, kasi mas maano eh, mas mabilis yung para sa akin mas mabilis yung biyahe pag konti lang. Unlike pag marami, kasi pag marami iba-iba yung ano natin eh, riding skills natin. So ano lang, siguro kung akong tatanungin, mas prefer ko yung solo tandem rides, yung may back ride ako na solo, or small group, which is yung mga ginagawa nating rides recently na dalawa lang kami, dalawang motor lang kami. Katulad nung nag-Philippine Loop tayo noong 2017, dalawang motor. So yun, enjoy na namin yun. Kasi ano, planado naman namin yung ano, gagawin namin. So yun nga. Ngayon, kung meron pa kayong maiisip na may dagdag, welcome po kayo mag-comment dito sa ating vlog ngayong araw about sa solo riding. Okay mga papi, magplano na kayo at malapit-lapit na tayong lumaya. Malapit-lapit na po tayo makapag-ride talaga. Kasi ngayon medyo ano pa eh, 50-50 pa eh. Hindi pa, although nakakapag-ride naman tayo, pero hindi pa kasi talaga yung katulad ng dati na normal, na wala ka nang iniisip ng mga travel requirements. Sa lugar ba na to, maikit ba, meron bang kailangan na medical certificate, kailangan ba merong swab test. So yun, antayin natin yun para mas ma-enjoy natin, no? So sana nga si mawala na talaga ang COVID-19, no, mga papi. Okay mga paps, kung nagustuhan niyo yung video natin ngayong araw, mag-like and subscribe na po kayo sa aming YouTube channel, Scooteristas Online Shop, para naman po kayo ay updated sa aming every upload. Okay mga babi, maraming salamat and ride safe!